nandito tayo guys sa port door. Ginagawa ng tatay ko yung dingding ng port door namin. So tara, tingnan natin kung ano yung ginagawa niya. Login. Good morning guys. Nandito kami ngayon para sabihin sa inyo o magbigay ng kunting kaalaman ito tungkol sa construction, ha. Ituturo ko sa inyo kung paano magasintada. Ito medyo nahuli na kasi kahapon nagawa na to. Ngayon, para malaman nyo kung paano magasintada ang isang mason. Kasi ako matagal na akong mason. Para malaman naman ang iba na hindi pa nakakaalam ng paggawa kung paano. Pero napakasimple lang kasi ang sa bawat tao ay kanya-kanyang skill. Ako, ang skill ko, mason lahat, carpenter, pang construction. Kaya ituturo ko sa inyo para malaman naman ang walang alam kung paano nga ba. Kasi kala nila napakadali. Nakikita lang nila paano yung lagay ng agintada. Yung ibang nagbablog, pinapakita lang. Pero dito sa akin, ipapaalam ko sa inyo kung paano talaga ang tamang paglagay ng simento sa isang sa bawat sako ng buhangin. Sa isang semento, kailangan makaubos ng ang tawag dyan 1:5, limang ganito isang semento para sa ano yan, sa asintada ipalagay dito sa mortar. Pero pag pakinis naman yan, siguro mga 3 bistay lang ng buhangin yung binistay na para dumikit dito, isang simento rin dito. Pero ipapakita ko yan pag sa susunod, pag mamaya lang siguro pakabistay palitadaan ko to. Kasi ang tao marunong gumawa ng bahay dapat. Sa bawat tao marunong gumawa ng bahay. Kasi nga yung ibon gawa ng sariling bahay, yung langgam, may sarili-sarili silang skill, nakakagawa sila ng pagtitira nila. Kaya napaka-normal lang kasi nito eh. Kasi kanya-kanya yung skill. Ngayon ito, hinalo ko na ito. Kanina, hindi na abutan. Pero ito walang halong buhangin. Ano lang kasi ito, demo lang ito. Hindi naman ganito kasi ka... Ano yan? Ngayon, nilagyan ko na ito ng simento kanina. Ito, lagyan ko na ito. Okay, simple lang halong. Pero hindi dapat malapot, ha. Hindi dapat marapot. Yung tama-tama lang. Fine. Madagdagan ng buhangin pag medyo malos siya eh. Pag basang-basa. Basang-basa eh. Kasi umaagot na. Kailangan pag ganyan mo, makukuha ng... Ano yan? Asintada? Pang-asintada ito. Para... Pag-asintada, ano? Lalagyan natin dito. Ngayon, ingat lang kasi tayo guys, kasi tingnan mo dito sa ano, may kabilang bahay eh. Hindi ako nakapaglagay ng sahod muna dyan kasi turo nga lang to. Kaya ingat lang ako ng paglagay. Kaya medyo hindi tayo maano eh, mabilis. Yan. Ito na nga lang naabutan eh. Kada 3 patong, kailangan maglagay tayo ng horizontal na bakal para matibay. So, ito kada 60 may ano ito, nasobrahan na nga ito eh. Kasi pinatibay ko na. Kasi nasa taas to eh. Ah, ito, ganitong bakal, isa, dito yan dapat. 60. Ito, pinasobrahan ko na. Yan, right. Gano'ng katagal tumuyo yan? Saglit lang yan. Ito. Saglit lang yan, papatungo na kami. Pero kung gusto nang mabilisan, madali yan. Sa mga matagal nang gumagawa nito, hindi na kailangan pantindidahan yan. Kasi yung iba, lalagyan ng tansig yan para straight kunwari.
Kaya po, hindi ko na nilalagyan yun. Pero lang kung mahaba ng pader. Kasi napaka-iksi lang naman ito, ilang halog lang. Ayan guys, oh. Pinupuno ko na yung butas ng hollow blocks. Butas ng hollow blocks. Pero sisipatin mo rin, malalaman mo kung stretch siya. Kasi wala nga tayong ano dito guys. Tapos, kailangan i-compress mo para umilalim yung lalagay na para tumasok. Tusok-tusokin para tumasok sa loob yung ano, semento. Nahalo. Yung iba guys, makapansin nyo, itong ano na to, straight yan. Ito hindi ko na ganong ano yan. Dapat kasi, kada pagitan, ito dito. Itong ano na to, guhit na to dito. Pero ito guys, napaka-simple na lang kasi. Yung iba nga, ano, dire-diret yan eh. Sa Japan, ganyan sila mag, ano, magasintada. Kahit yung mga sa iglesia ni Cristo, mapapansin mo. Itong diretso na to, diretso sila. Bakit? Kamo ano, ang katwiran nila, itong butas ng hollow blocks, dire-diretso din yan, straight din. Ibig sabihin, matibay. Ngayon dito sa Pilipinas, ginagamit yan na pag nag, ano ka, alternate dito yung isa, limbawa ito. O parang ganito eh. Hindi baling lumis ka, dapat ito dito. Hindi baling lumis ka. Para kasi, pag lagay mo ng hollow block, lumalaban siya. Alternate ba, parang nagyayabi siya. Kaya mabilis ang patong ng hollow block. Anong mas matibay, yung straight o yung ganyan? Parehas lang yan. Kaya lang sa proseso kasi, mas madali mong yasintala pag naglabi-labi ka. Ito, halimbawa ito, nandito. Labi-labi kasi yan. Pero pag ito diniretso mo kasi, parang malambot itong mortar eh. Kaya gumigiwang. Pero yun ang pinakamatibay sana. Pinakamatibay kasi diretso yung butas niya. Yung paglaglag mo dito ng halog, diretso yan. Yung butas niya. Parang ano, no? Oh, parang poste na rin, no? O, sa Japan, ganun. Dapat ganun na lang ginawa natin. Napag-aralan din na ano yan, mga engineering. Dapat kaya, ganun ang ginawa natin. In-strict na lang natin. Ay, walang problema. Okay. Walang problema yan sa akin. Ah, pa, siguro mas tipid pag ganyan, no? Hindi naman sa tipid. Kanya-kanyang, ano, kanya-kanyang style na lang. Ayun guys, oh. Kailangan, intindihin mo rin na hindi tutumigas kasi pagpatong mo, para kumapit. Kaso ito, yan. Makapansin nyo kasi may butas dito. Magdidiretso pa kasi ako dyan ng poste. Itong poste kasi nakaliit. Saka ito mayroon paliit. Sa gabal pa yan. Magkakat ng ano? Ikakat yung hollow blocks. Sobra. Hindi na kakatin. Ah, hindi na magkakat. Kasi hanggang dito lang noon tayo. Hanggang dito lang. Kaya lang kung magkakat eh. Tataas yan kasi babagsak na yung bahay. Mahina na yung bahay. Nasa fourth floor na kasi ito eh. Kaya medyo tali na lang tawag dito. Medyo tali na lang. Bintana na lang tawag niya. Yung mga sobrang bakal ito, puputuli na yan. Alright guys. Kaya yan nga nag-alo ako ng tamang-tama lang. Yan yung pagpasok ng ano. Dandaan lang, baka malaglag sa baba. Oo, dandaan lang yan. Ingat din tayo guys sa ano. Sa mga preparation natin kasi bubong yung kabila baka magalit napakasimple lang ito ayan, mapupuno na siya ngayon guys, papakita ko sa inyo mamaya kung paano naman mag pakinis niyan. Pagkatapos dito. Finishing ba yan? O finishing kayo pa. Madalihan lang naman kasi. Parang demo lang naman para may matutunan yung mga nagtatanong kung bakit napaka dali lang daw pagtingnan. Pero pag kayong gumawa, ako mahirapan kayo kasi actual. Yung theory napakadali. Pero pag actual yung ginawa, mahirapan kayo. So yan, ginagawa yung ano,
Fort Lore para sa kapatid namin kay Tugog. Kay Tugog pala, subscribe niyo rin yung ano, kay Tugog. Ito yung binalag ni Tugog eh, na hindi niya natapos. Ah, hindi natapos. O ngayon so, kaya, kapag itap sa inyo maghalo ng walang, ano, walang simento. Ito. Walang simento to, walang simento. Oh. Ito na, pakita ko lang sa inyo kung ba't kailangan magkaroon tayo ng simento na ihahalo dyan. Kasi tingnan nyo kayo. Buhangin lang yan, oh, siyempre. Diba, kung buhangin yan, pag magpapalitara ka, laglag, diba, laglag. Makapit yan, pero saglit lang yan, lalaglag. Wala simento yan. Ngayon, bistay pala, wala tayong bistay. Kaya kailangan, magbistay muna tayo. Yung dating bistaya natin guys, nandiyan, nakaano sa bubong kasi. Hindi pa ako nakapag-prepare eh. Kukunin ko lang. Luma na to guys, halos mawarak na. Siguro ito na yung tumapos ng bahay. So guys, ito yung mga halaman namin oh. No? Oh. Lalaki na ng halaman oh. No? Mahilig tayo guys sa halaman. Oh, ganda ng bulaklak oh. Tingnan niyo guys oh. Napakaganda ng bulaklak, guys. Iba na 'yung focus mo. Oh. 'Di ba? May mga aloe vera tayo diyan. 'Di ba? Merong sili. Alala ko pala. May tanim tayong sili, guys. Ah, ayan ah. Kung sinong gustong humingi ng sili diyan, ah. Umulan pala kahapon. So ito guys, yung umulan pala kahapon. Naglalagay na ng buhangin. Medyo mahirap itong bistayin. Ano yan? Ano yun natin? Bistayin pa? May bistayin ito eh. Pino? Para makipakita natin yun. Pino na ata yan eh. Ha? Pino na. Hindi. Oh, pino hindi, na yan. Hindi. Oh, hindi mo ba ito? So guys. Paano natin ito bistay? Kailangan pag nagbistay guys, mas mahirapan tayo pagbasa yung buhangin. Pag binibistay. Siyempre, dikit-dikit eh. Kasi pag ano, mahirap tayo. Pero subukan natin itong mabistay ka. Para may pakita sa inyo. Pinasakot ako. Ayan. Yun. Nahiwala yung... Kasi akong katulong guys. Pupuruhin natin yung ano. Kasi yung iba, nilalagyan ng alambre yan. Tapos binibitin dyan. Tapos ibaba ko muna to para ano, mabidyo. Tika lang. Paano kaya? Sige lang, sige lang. Okay lang yan. Walang mababawal. Wala kasi pa tayong ano eh. Right. Yung... Wala pa tayo. Yung pan ano yan? Yung panghold ng cellphone? Hindi nga tayo nakapaghanda kung ano kasi... Sabi mo, mag ano tayo, mag vlog. Yun, banay, wala yung bato sa buhangin. Wala yung bato, buhangin. Ayun na yun guys, yung ano, yung pino. Pakita mo yung pino. Ayan, yung pino. Ayan, ito yung bato. Ayan, ano. Itong pinagbistayan guys, mga malalaki. Maganda to sa, ano, sa poste. Oo, oh, pang poste. Ihalo rin sa slab. Kaya hindi naman tinatapon niya. Ginagamit pa yan. Mahirap bumaba yung buhangin ko. Basa kasi. So yan guys oh. Ganyang kapino guys yung ano. Yan oh. Okay oh. Diba? Kumbaga sa... Sa hindi pa na ano. Yung hindi pa nabistay, tapos nabistay na. Kumbaga sa tapos bigas. Tapos yun yung bato. Kumbaga sa bigas, lulutuin na lang. Mahugasan na. Hindi pa nahugasan. Hugasan pa lang. Hugasan pa lang. Mamaya, hugasan natin.
pasensya na lang kayo kung parang nahihirapan kayo sa akin kasi mali talaga itong procedure ko. Solo ako eh, mahihirapan talaga. Pero game mo lang naman 'to eh. Sa mga walang katulong, pwede kang mag-solo. Kaya may nabibili naman sa ano, sa hardware na... Pwede na siguro yan. Talagang bistay na. Sige. Yan, pwede na siguro yan eh, konti lang. Kasi demo lang naman ito eh. Pakita mo. Ayan guys. Ayan. Lagyan natin ang cemento. May proportion ng paghalo ng cemento. Ano yun? Lalagyan po ng poste? One, buhos? 1, 2, 3. Bubuhosan din yun? O yan, lalagyan ng poste. Buhos yan? O ito kasi, puputulin. Ang bubuhayin itong mga baka. Lalagyan ng stira. Bubuhosan naman. Kaya lang, palitan lang ako naman. Sayangis, oh. Mga bahay sa paligid. Ang paghalo nito guys, kailangan kakarkuloy na yung malapot siya. Makapansin nyo, ito lang gamit ko. Kasi nga, parang alam ko eh. Para matuto yung mga hindi pa naka... So, patong natin dito. I-distay natin. Tara. Hindi naman siguro ito malaglag, no? Ayan. Asan yun? Ayan, tara, para marami. Depende sa volume ng buhang, kung marami. Tulang kita mag-ano, mag-halo mag-ano, para mabilis. Okay na. Kulang yan. Papakita ko lang ano, kung paano ko yun. Ba't parang madilim? Madilim yan. Ay hindi. Dito madilim siya pag dito. Ay, kita mo yung texture ng cemento. Kailan tayo mag-ano? Kailan ka mag-gitara? Pag medyo relax tayo ng konti. Medyo tensionary pa tayo. Okay. Naku! Namali ako ng tubig ah. Sobra na. Lang yan. Nadagdagan naman yan. Kaya nandito naman tayo. Kaya nga tayo, ano eh, para nalalaman nyo rin. Kung may mali, kasi wala naman perfecto, naayos natin. Alam guys. Naayos natin. Dadagdagan na lang. Dadagdagan na lang natin. Kasi, basa yung ano eh. Pero tandaan nyo ba yung ano, iwalayin nyo talaga yung bato. Kasi mahirap magkinis yun. Mahirap magkinis. Mahirap magkinis na may bato. Parang mga tigyawat lang yan eh. Kailangan flawless. Mahirap kinisin ng makeup kapag maraming butas saka tigyawat. Pero yun ang mas gusto natin eh. Kasi ang hinahanap natin yung pagpakinis. Kaya kung may nakita tayong mukha na bako-bako sa atin, maganda yun. Kasi makikita yung result pagkakaiba. Kasi pag puro makinis yung mukha ng tao, puro makinis na, wala na. Wala nang benta yung ano, mga yun. Beauty products. Oh, yung ganun. Lugi. Ganun lang yun. Kaya napaka-importante ng mga ano. Kasi lahat naman tayo eh. Paras ko construction. Napaka-in demand nun. Kasi wala naman tao na hindi na kailangan ng bahay.
mali-mali bala sa pulubi-pulubi na nakasiksik sa ganap talaga ng bahay. Kaya yung construction, number one yun. Tapos pares ng pagpagupit, tuloy-tuloy ang tubo ng buhok. Kaya yung mga barbero, tuloy-tuloy din trabaho. Parang ganito lang din yun. Ayan. Nakita ninyo na yung ano, kung gaano kasarap yung pagmasa ng cake. Parang cake, oh. Ayan. Okay. Ganyan din paggagawa ka ng cake, eh. Teka. Nawawala yung ano. Ayan ka. Ayan pa, ang tawag dyan? Rodela. Yan, Rodela daw yan. Ibig sabihin, babae yan kasi Rodela. O, pag lalaki. Kung lalaki, Rodelo. Sa babae yan. Pag hindi ka expert guys sa, ano, sa mason, hindi mo mabubuo ang itlog na ihuhulog mo sa simento. Hindi mo mabubuo. Pag hindi ka expert. Pero ako, naihuhulog sa simento ang itlog ng buo. Kahit kumuha ka ng itlog, ihulog ko ngayon buo yan. Maniwala ka. Sige nga. Kuha ka ng itlog. Oh. Siyempre, ilalaglag mo dun eh. Ilalaglag ko nga. Ilalaglag mo dyan sa simento na inalo mo. Hindi talaga ay, mabasag yan. Simento, dito ko pa ilalaglag yun. Oh. Sa simento talaga. Simento talaga. Simento naman, hindi naman sinabing halo na tuyo mo. Wala na, nasabi ko na. Sinabi mo kasi. Nawala tuloy yung ano mo. Nawala yung tension ng tao. Pero alam nga ng mga tao yan. O yan, guy. Ito mapapansin. Ang tawag yan? Ang tawag pag ano? Pag ganyan mo na. Palitada. Kapalitada na. Ika. Tanggalin mo na pala guys yung ano. Itong mga bato-bato rito na nai-aalit. Kailangan yung pagpapalitadaan, malinis yan. Kasi yung mga laglag niyan, makukuha nyo pa, may papalitadaan. Pwede pang masimot. Pero ito guys, ipunin nyo rin ito kasi pwede nyo nalagay sa nutuhal. Yung baka posting ganyan, lalagyan. Ito yung the best. Kasi primor na aming graba, ang tibay niyan. Tibay. Pwede nga lang, puro graba na. Kaya lang, hindi naman maampaw naman. Pero hindi naman tayo aabot dito kasi konti lang yung hinalo po. Mag-andito lang muna tayo. Ito sa inyo guys, iba-ibang klase ng pagpalitada. Yung mga exhibition ang sinasabi, maganyan-ganyan yan. Ganyan-ganyan. Tapos kukuha ng konti, ipipitik ng ganyan, kahit mataas pipitik. Kung may butik, ilaglag. Patabihin nila, magaling na sila, tinamaan yung butik. Pero hindi yun guys ang pinaka ano, motives dyan. Kailangan mapakinis mo yung pagpapalitadaan mo. Ngayon, papansin nyo, walang tansi. Walang tansi yan. Kasi ano lang to eh. Diyan mo lang tayo. Ayan ba? Ayan. Pag ganyan mo, dikit yan. Ayan, dikit. So, ngayon, ito tuloy-tuloy mo lang yan, ganyan. Tuloy-tuloy mo lang ganyan. Ayan, nakala nyo, napakadali yan. Pero pag kayong sumubo, hindi nyo kayang maipadikit yan. Sige nga. Ako nga, try ko nga. I-try mo. Oo. Oh. Kaya nga, kailangan... Try ko. Ano ito? Malagkit. Kung pag hindi, lalaglag. Sige ako nga. Patry nga ako. Try mo. Huwag dito. Hindi sige, magtatry yung ano natin. Yung vlogger. Kunwari, masun siya expert. Paano ba ganyan? O yan, sige, sige. Bahala ka sa buhay mo. Kasi gusto mo nga matuto eh. Oo. Oh. Napakadali yan, oh. Sige. Ay, pa. Ayan, yan. Yung nakita mo naman yung demo ko kung paano. Yan, yan. Oo, oh, yan. Oh. 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 So, guys, mahirap naglalag- nga talaga, guys. Naglalaglag. Mahirap. Pag hindi ka marunong, oh. Oh.
Oh. Kailangan siguro ng persa nito. Sinadya ko ng malagkit yan ha, para ano, pero wala. Mayroon nga guys, lag-lag pag talaga. Di talaga kayo marunong. Napakadali nga lang sabihin at titingnan mo. Pero pag kayo nang gumawa, napakahirap. Napakahirap niyan. Baka sabi ko sa iyo nung siguro kailangan ng ganito. Nag-aaral pa ako. Ganito ganyan na. Ay, hindi po pwedeng ganyan. Hindi po pwedeng ganyan. Sa ano, sa gusto talaga. Basta lang makatapal, okay. Pero papantayin mo kasi yan. Baka padalian kasi yan. Mamaya ituturo ko sa iyo kung paano mo maging madali. Ang pagano. Ngayon kasi high tech na eh. Marami ng kompetensya. Oh. Yan guys ang mga galawan ng mga hindi pa talaga nakakapag masun. Mahirap pa lang. Yan ang galawan ng hindi pa talaga marunong. Pero nakapadikit ko na siya. Oh. Nakapadikit ko na siya kahit pa paano. Hindi na kailangan ng rodela. Oh. Oh, di ba? Oh, nako. Siguro kung maghapon ganyan. Tatagal nga to. Tatagal ka. Mahirap nga talaga guys. Kasi ano eh. Makahirap. Siguro kung babayaran ka nito. Sa ganito lang, abutin ka ng mga 3 oras. Yung 8 oras mo, hindi mo pala tapos to. At kasi papakinisin mo pa yan eh. Saka lugi, lalagyan mo pa ng papatrabaho sa'yo guys. Puro, pupuruhan pa yan. Okay. Babayaran ka ng 537 o ano, 600, 700, lugi. Hindi, hindi lang basta, di ba, hindi lang basta tapon ng tapon. Kasi ito, inaano pa yan, papantayin mo yan, guys. Pantayin mo. Yung baga nyo na itapon mo. Papantayin mo. Pero may style dyan, guys, na ituturo ko sa'yo napakadali. Sa mga namamakyawan, ganito lang yan, guys. Ilagay mo lahat dito kung gaano hanggang kalaki yung bordela mo at mula ba ay ganyan mo yung pala eh, may mas madali pala eh, pero iyan ako sa yung pagkakaiba, mas madali pala yung ganyan eh. Ay, hindi mo tinuro kaya nga nagde-demo tayo para may turo. Ngayon kaso kulang itong ano eh, buhangin eh. Oh. Pag medyo ano na, kailangan magdagdag ka ng amount ng tubig. Kasi ito ba, hindi pa nabasayan ano. Yung iba, binabasayan pa doon. Oo, oh, baka kailangan natin basahin yung pader. Ayan, ganyan. Pag malakihan kasing papaliktadahan, tuloy-tuloy lang yun. At babaliktadahan. Kasi ito, hindi porke na ilagay mo na okay na, hindi mo yun mapapantay na kumbaga hindi pa hinug, kailangan susundutin mo na ganyan eh, okay na yan para pagrodela mo, hindi siya babagsak. Medyo matagal din ang proseso nito kaya nga kailangan pahihinugin mo yun. Kasi naalala ko yung nag-uuna pa lang ginagawa ko na pagmamasun, dinadaan-daanan ako ng marunong na talaga, pero ako first time kong magano. Halimbawa ganyan, nakinis ko na, hindi ko iniiwanan na makinis na eh. Sabi ng masun talaga, iwanan mo muna yan, kailangan patuhituhin bago mo bulihin, kasi habang binubuli mo yan, bagsak ng bagsak yan, lalo na pag makapal yung palitada. Ganyan. Eh, pag ano ka na, may control ka na. Malalaman mo na kung paano. Kaya, the best ang experience. Experience is the best. Hindi lang puro salita. Mapapansin nyo guys, ang kinis na yan. Pero, hindi pa yan ang final. So tapusin natin itong isang ano, black na yan. Mag-ano ulit tayo. Hindi pa yan ang final. Kasi pupuruhan pa yan ng purong semento talaga. Pagkapuro niya, ikinisin pa yan.
pamamagitan ng pintura. Masilya na naman ang pintura. Nalala ko guys, yung may sabi hindi pa purong ano, semento? Purong semento yung ano? Sabi ng engineer namin, tirhan nyo naman yung pintor. Kasi yung pintor, nagmamasilya rin yan. Huwag nyo masyadong kikinisin. Ang gagamitin nyo, brush. Kasi yung brush, pag ginan nyo yung brush, parang may mga guhit-guhit siya. Pero kung foam, pag ginan mo, kinis niya. Kaya lang, pag binasilya mo naman ang sa pintura na skin coat, magaling bakbak. Kasi walang kapit. Yan yung guys ang instruction. Iba, gumagamit ng kahoy, babarahin yung ganyan, babarahin. Para pantay siya. Pero ako hindi na ako gumagamit yun. Bale, ito na yung ginagamit ng gigil. Ngayon kayo, kasi pinalaglag siya. Ipunin muli yan. Para may batik. Dalawin lang siya matuyo eh, kasi may simento nga siya. Depende sa amount ng semento. Tama pa kinis mo. Ayun. Kaya kung sinasabi mong pakyawan, yun na yun, ilagay mo dito lahat. Ganun mo. Kahit gaano ka lawak yung tuloy-tuloy lang. Pagkira ito kasi, hindi mo lang. Pakyawan kasi ano, mabilisan no? Naghahabol lang oras. Habol mo yun. Para... kasi may binigay. Nakahalo lang naman ang... Pares namin mga masud sa pakyawan, sa galawan. Pero pagod ka rin talaga. May binigay kasi sa kanilang ano, time. Time hinahabol namin. Di ba, araw na binigay. Matapos ka agad yung trabaho. Sabi, pagtapos na yung trabaho mo, at saka mo pala makukuha rin yung... sahod mo. Pinagpaguran mo. Kaya hinahabol din namin. Pero pag mga ganito lang, tinuturo lang natin kung paano gumawa ng sempre. Pero sabi ko nga, mahirap yung actual pag wala ka pang experience. Marami na ako naturuan gaya na ano. Una, nagli-labor muna sa akin. Tapos, papagawin ko nito. Siya muna hawak. Kahit ayaw humawak, sabihin ko, kasi katwiran niya. Hindi, baka masira ko yan. Kaya nandito pa naman ako eh. Hanggat nandito ako, walang problema. Sige, ano ka lang, kasi hanggang kailan ka matututo niya, kung labor ka lang, hindi dapat matuto ka na rin. O ngayon, mga ano na sila, nakamakyawa na rin sila. Kaya dapat, huwag kang matakot hanggat nandyan yung natuturo sa'yo. Subukan mo lahat ng trabaho. Kahit professional ka pa, kailangan malaman para wala silang may pagyabang. Kasi may mga alam sila, yung ibang tao may mga alam na hindi natin alam. Ako may alam ako na hindi nila, hindi ko rin alam ang alam nila. Kasi, sasabihin, karpintero yan, masin mo. Pero pagawin mo sa kanila, hindi nila alam. Kaya guys, kunti. Sabi ko nga, kunti yung nabistay. Hindi natin naabot dito. Yan, prosesyon niyan. Bibistay ulit tayo. Ganun na naman. Ayan. Guys, no? Tingnan natin yung kalangitan. Fresco. So ayan guys, dito na lang muna ang tutorial ng aking tatay.
Ha. O sige guys, masusunod siguro baka iba naman yung may tuturo ko sa inyo. Kasi base sa mga experience ko, pwede rin kayo matuto sa mga dapat kong gagawin. Tulad ng paggawa ng ribolto, gumagawa rin ng ribolto. Baka minsan may pakita ko sa inyo o may vlog din niyo. Para hindi lang ano, matuto rin kayo sa ano, proseso ng mga ginagawa na gusto niyo rin malaman. Oh, sige guys. So guys, hanggang dito lang. Subscribe na lang. Julian TV. Tukular. Oh, Tukular TV. Tukular TV. Tsaka Tugog. Tsaka Tugog. Tugog. Yun. Yun, salamat. Shout out pala dyan sa idol ko, Japer Sniper, ha. Hello. Sana magkita tayo. Bye-bye. Bye-bye. 20 minutes later. Guys, no. Natapos na namin yung ano, yung isang face ng dingding na ano. Tawag diyan pa. Balitada. Oo. Yung pagbalitada. Di pa tuloy tapos. Kinikinis ka natin. Mayabay ha. Patutuyo-tuyuin mo to tapos saka mo bubulihin ng puro. Ito galawang eksperto lang to. Yabang. Galawang eksperto sabi niya. Kaya saglit lang. Kala niya tapos mo. Pero yun ang totoo. Saglit lang mo. Marunong saan. Okay, wala tayong ginamit na bara ba yun? Bara. Tapos na ito. Tapos na silbi nito. Set aside natin. Tapos ito hugasan natin itong hindi, palita. Para dito tumigas yung semento. Hindi ito tumigas. Ito kasi gagamitin natin yung pupuruhan na. Yung pinaka makilis na. Gagamit tayo ng lalakyan. Saan ba yung so, magpupuro na tayo. Oo, hindi lang yan ang puro. Dito lang pala. Kasi pangit sa may buhangin. Nalagyan ang buhangin. Sabi na natin. Bali purong semento yung gagamitin. Lalagyan lang ng tubig. Yan naman yung ididikit dyan sa pinalitata kanina. Kahit hindi naman natin na sabihin sa kanila, alam na nila yan kung paano ang proseso. Kaso ngayon, nahanap po yung rodelang kakal. Hindi tayo nakapaganda eh. Bigla-bigla kang
Sumulpot eh. So habang naghahanap ka ay tingnan muna natin itong kalat kasi kayo yung nagamit ko rin. Magulo pa yung man. Ayan. So itong nakikita nyo ano dito, yero. Yan. Tatanggalin po yan guys. Gagawing ano pa to, kwarto. Gagawing kwarto po yan. Yung, ano na yan. Hindi mo sinabi dito. Gagawing kwarto po yan. Bale, ito palang kalahati yung ginagawa. Itong kalahati pala. Yung pumbay. Kailangan kasi may pum. Papansin nyo guys, yung mga gamit ko, mga luma na yan. Mga pumbaga, vintage na. Kasi nga, matagal ko nang ginagamit. Lahat ng gamit. So dalawa yung tinuro sa inyo ngayon ng tatay ko, yung pag-asintada at yung paglagay ng purong semento para kuminis. Kumbaga ano, sa makeup yan yung pang final. Yan. Pinapakinis na po. Ayan o, kita nyo naman po yung ano, yung before and after. Yan. Pag nilagyan ng simentong puro, kumikinis na po. Ayan. Ganun din ang proseso ng pagkailangan. Nasa akong pagkailog, minog siya bago mo buhi. Diba? Para matantay yung simento. Ito nga dapat guys, patutuyuin pa dapat siya. Kaso, inadali ko na para may sama na sa tutorial. So, parang ano lang siya, para isang turuan na lang na pagpapaliwanag. Kasi guys, pag kanitong minadali mo to, kasi hindi pa hinog tong ano, makapansin mo yan, magkakrack yan. Magkakrack siya. Ngayon ang tatrabaho naman yan, yung pintor. Kasi naman magpamasil yan, may mga crack. Kasi nagre-resaker rin yan. Nagka-crack ng malaki ang balikada pa makapal yung ano mo pagkakalagay ng simento. Kumakapal din naman kasi yan dahil minsan wala sa hulog, inahabol mo sa hulog, hulugan mo yung balikada. Ito hindi naman kailangan na hulog din. Ispat-ispat lang ito. Alam mo na kung nasa ko. Refresh. Ginis na siya. Ganito rin yung pagmasilya. Ito rin ang gamit ng pagmasilya. Kaya lang, ibang ano yung gamit niya. Skin top na. O kaya puran. Marami akong kaibigan pintor na pwede mo ganito. Dati kasi pintor ang una kong trabaho eh. Hindi pa ako mason, pintor na ako. Lahat alam ko na, electrical, tubig, foreman, foreman ako sa dating sa vehicle, foreman ako dun. Napadpad ako dito sa Manila. Kaya medyo hindi ako kilalang gaano. Pero sa experience ha. Baga ano na, hinog na. Hinog na hinog. Kaya pwede kayong mag-comment kung ano pa ang tatanong nyo. Tungkol dito. Pwede yung masasagot ko kayo.
Napansin nyo guys kanina, nakasintada pala ako ng hollow block. Ngayon, pinalitadaan ko na, tapos ngayon, tuturuhan, tinuluhan ko na. Mas matibay po yun. Mas titibay yung semento kapag ano, kasi na finishing guys, lang, ano, natutuyo bigas, kapit na kapit ayan guys, tama-tama lang yung ano, tama-tama lang yung semento puro na ilagay ito. Okay lang kahit kunti mo. Hindi pa naman to pantay guys kasi puputulin pa yan yung baka, bintana. Ngayon kung gusto mong pakinisin ng maayos, pasatayin mo pa rin ng konti bago mo, kung gusto mo doblehin ng puro. Okay, kasi may mga spot-spot siya. Sa ano na yan? Sa pintor na yan? Nalagdag na lang tayo ng konti. Napinig yung mga ipad-ipad. Pinapos na. Siguro mga dalawang ano lang. Dalawang takal. Dalawang kutsara lang palita. Kahit isa. Napansin nyo ngayon, nakamask pa ako, pandemic kasi. Dito naman sa loob ng bahay. Hindi kasi ako nakapag, ano, ahit eh. Pangit sa ano eh. Magpapakinis tayo, tapos ang mukha natin di makinis. Pansin nyo guys, hindi pa tayo. Kaya kahit anong bulay, hindi siya kikinis na maayos. Kailangan matuyo-tuyo muna bago doblehan ng bunti. Ano, may mga alog-alog. Pero sa hindi marunong, kinis na yan. Kinis na sa kanya yan. Sa mga tulad namin, hindi pa kami kumbinsido. Pakinis na. Gusto namin pakinisin, pakinis pa sana. Kaya lang, ano lang naman siya. Okay, mula. Pero mahabol naman na yan eh. Mahabol na naman yan. Sa pintor. Lalagyan na lang ano yan, boral, no? Boral kasi, ang tigas ng boral. Pag natuyo. Skim coat naman, hindi. Yung number yun. Kasi pag natuyo rin yun, matigas din yun. Pulpul masilya, no? Oo, pulpul na yung liha mo. Kaya dapat hindi pinapatuyo ng duro yun. Masilya na, masilya lang siguro. Ano po pulpul yun, yung liha. Tumigas. May mga masilya naman na parang chop lang. Pwedeng gumawa ng masilya. Pintor ka, alam mo rin yung expertise mo. Sa construction kasi
kanya-kanyang expertise. Pag karpintero ka, pag sa kumpanya, karpintero lang. Hindi ka pwede mangyaran na gawain ng masun. Mga kumpanya, agency. Pag tile-seater ka lang. Pag steelman ka lang. Pero yung trabaho ko, halos ako naiiwan kasi alam ko lahat. Pagtapos na yung karpintero, lipat naman ako sa masun. O kaya magka-tile-seater. Electrical ako. Pagtapos, pinakahuli niyang pintor. Finishing touch. Kaya ako, hindi naman sa pagmamalaki, papalang mo lahat, hindi ka mawawala ng trabaho. Kagaya ngayon, tinawagan naman ako ng engineer ko sa Martis daw. Tapos na yung trabaho namin na isa eh. Kaya bihiran nyo lang akong makikita siguro dito. Dahil pag ano. Minsan lang to. Pero, kapromise ko, gagawa tayo ng report to. Pakita ko yan yung minsan. Subscribe lang kayo sa... Ayun, tapos na. Ayan, tapos na guys. Tapos na yung tutorial natin sa... Ito, para medyo makiris pa. Ito, foam lang kasing ginamit ko, dapat brush. Kasi para kapit. Ngayon itong foam, kaganyanin nila natin para... Kumapit naman ang masilya, makikita nyo, medyo rough pa siya. Hindi ganong maganda yung pagkaka-finish ko kasi nga sinadya ko yan. Para may pakita lang sa inyo kung paano dapat gawin. Pinapong pa yan, o kaya brush. Yung pagbasa pa, pag ginanito mo, medyo sumasama siya eh. May kita mo sumasama dito. Kaya, limit din ang pagdihin na, limit mo rin ang pagdihin. Ma-firm lang yung ano na yung atinahana na rodelang bakal. Yun na yan, ikinis na yan. Oh, yun naman, sumasama. Oh. Pag hindi pa tuyo, sumasama yan. Kaya nga dapat guys, papahinog-hinogin. Kailangan pahinog-hinogin. Sabihin, patuyo-tuyo ng konti. Saka, bulihin na. Ito. So, ayun guys, tapos na. Okay na. Shoutout, baka meron kang shoutout. Shoutout na lang sa Tubog. Saka, Tupular TV. Ayan. Tsaka yung Tupular dyan sa... Tupular TV, subscribe kayo. I-post yung bell. Button bell. At asahan nyo, marami kayong matututunan kung mag-subscribe lang kayo sa amin. Tsaka yung Tupular family dyan sa Sorsogon. Tupular binabati. Family dyan, Sorsogon, nandito ako. Binabati namin. Oh, pandemic kasi. Kaya hindi ako makapasyal dyan sa Sorsogon. Shoutout sa mga taga-Sorsogon. Ang mga kababayan ko dyan. Ang akong banwa na tinubuan. Mahal ko kayong lahat. dito na ako tumanda rin. 35 years na ako dito. Mula nung pumunta ako dito sa Manila. Kasama ko yung mga anak ko. 20 years ago, yung apat na anak ko, dito na namuhay. Bumalik ulit ako doon. Tapos, ayun. Balik ulit dito. Dito na kami inabutan ng dalawang sunog. Ako. Marami ng experience. Kaya, sige, shout out na lang sa inyo lahat dyan. Mga taga-Sorsogon, Mauragon, mabuhay!
Pilipinas. So yun guys, dito na nga nagtatapos ang ating tutorial kasama yung aking tatay. So yun, salamat.